Sa video na ito, Idol, pag-uusapan natin yung replay recorded bago ako nag-Town Hall 14. And i-share ko lang yung mga ginawa ko nung nag-Town Hall 14 ako. Ako nga pala si Nico and welcome to my channel. Isa akong fan ng game na ito and I just wanted to share my experience and knowledge sa paglalaro nito. And kung mahilig ka sa mga ganitong video, ay ini-invite kitang mag-subscribe sa channel ko. I-click mo na rin yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos ko. Maraming salamat po. Ito yung last countdown ng Hammer Jam event and masasabi ko na marami talagang sumulit sa event na ito lalo na yung mga nag-upgrade ng walls. Wow! Ayan, wala na itong Hammer Jam event. Meaning, ilang minuto na lang noong araw na nirecord ko ito ay inilabas na nga nila yung Town Hall 14 update. And yun yung pag-uusapan natin sa video na ito. So gusto ko lang i-review at gawan ng remembrance yung moment na ito dahil ito yung una kong account na umabot sa Town Hall 14. Bali, nakasetup na itong base ko for upgrading. Mayroon lang akong naiwang isang Tesla, pero okay lang naman yun and wala namang problema doon. Hindi na ako mapakali na magpa-Town Hall 14 nung time na ito, kaya in-upgrade ko na. Ito yung mga i-expect na makukuha natin kapag nagpa-Town Hall 14 tayo. Ito na nga yung pet house na sinasabing nandito nga daw yung pet na magiging partner ng ating mga hero. Ito pa yung mga karagdagang walls at mga traps. And sa update na ito ay may lumabas din na bagong scenery, bagong hero skin at bagong challenge. And timing din yung paglabas ng mga event kagaya nitong Times 4 Star, Giant Event at Super Minion Event na katatapos lang sa kasalukuyan. And dito naman sa shop makikita natin yung pet house and nagkakahalaga siya ng 15 million elixir. And bukod pa dito naglabas din ng new achievement na kung saan pag natapos natin ay may makukuha tayong mga free gems. Ilan sa mga achievement na ito ay ang Siege Sharer, na kapag nag-donate ka ng Siege Machine, mag-start ito kapag Town Hall 12 ka na. Isa pa ay ang Not So Easy This Time, Destroy Weaponized Town Hall. So ibig sabihin nito ay mag-start din ito kapag nakakawasak ka na ng Weaponized Town Hall na nag-start sa Town Hall 12 pataas. Ito pang isa ay ang Bust This, Destroy Weaponized Builder Hut. So yung Weaponized Builder Hut ay ang upgrade ng Builder Hut. And pag-uusapan natin ito sa mga susunod na video. And last na nadagdag sa achievement ay ang Superb Work. So dito nakalagay, boost a super troop 20 times. Ibig sabihin ay magbo-boost ka lang na magbo-boost ng super troop tapos magka-count na ito. Mag-start naman ito kapag Town Hall 11 pataas ka na. So kung ilan yung total gems na makukuha natin sa mga achievement na ito ay ilalagay ko dito sa screen para makita mo rin. Ayan, hindi naman siya ganun kadaming gems pero free pa din siya, 'di ba? Siya pa 'yan. Ngayon ay i-upgrade na natin itong Town Hall 13 na to. Ayan, bali bumili ako ng Hammer of Building sa League Shop na nakukuha sa Clan War League. Para hindi na ako maghihintay ng ilang araw pa. So instant upgrade na natin to. Ready na ba kayo? Upgrade na nga natin ngayon. And boom! Town Hall 14 na din ang inyong lingkod, mga idol. At dahil sa update last year, ay makakatanggap tayo ng mga boost for 5 days. Okay na okay yun, diba? And ano itong nasa top right na part ng screen? Jungle Scenery Unlock. Tignan nga natin kung ano itong scenery na ito. Wow! Kahit ako nung una kong nakita ito, ay na-amaze din ako. Alam mo kung bakit? Free po ito eh. Kapag nag-Town Hall 14 ka, ay may makukuha ka pang free scenery. Wow na wow, diba? For the first time ng update na nilabas ng Clash of Clans, ay naglabas sila ng free scenery at mag-start ito sa Town Hall 14. And I think para ito sa lahat, especially sa mga free-to-play na player ng Clash of Clans. I-select nga natin at i-check natin itong jungle scenery. Ayan, okay din, diba? Hindi ko lang ma-view ng maayos dahil mobile phone kasi itong gamit ko. And isa pa itong araw na ito. I-tap natin. Hey Chief, the builders say they want to do more in battles. Upgrade their hats to see how they can help. So ito na nga yung weaponized builder hat. Pag-uusapan natin ito sa mga susunod kong videos, Idol. And ito naman yung isa pang new scenery. Kung kanina may free jungle scenery tayo, ngayon naman ay mayroon tayong epic jungle scenery. And sa title pa lang, alam na natin na mas okay talaga itong epic. Nagkakahalaga siya ng 349 pesos. And meron din tayong new hero skin ng Royal Champion na tinatawag naman na Jungle Champion. Bali, itong set na ito ay Jungle Set. So, hindi malayo na magkaroon din ng Jungle King, Jungle Queen, and Jungle Warden in the future. Nagkakahalaga naman itong Jungle Champion ng 199 pesos. So, bago ako mag-upgrade ay bibili muna ako ng Gold Pass. So, hindi ito required na gawin o bili na. Binibili ko ito dahil I wanted to experience yung mga reward at yung hero skin na lumalabas. Kung gusto mo din ay may ginawa akong tutorial sa mga previous video ko kung paano ka makakabili nito. So, punta tayo dito sa Get Gold Pass. Tap natin itong button sa baba. Bali, ilang araw na lang ay mawawala na itong mga rewards sa season na ito kasama yung Rogue Champion skin. Kaya sa mga hindi pa nakakabili ay wag na wag mong palalampasin ito. Tap lang natin itong buy. Ayan, processing.
Okay, gold pass received. So claim lang natin itong mga perks para bumaba yung duration and cost ng mga upgrade. Okay, claim. Teka, ano na naman to? Wow, may bago na namang silang decoration. Ang tawag dito ay Flowing Fountain. At napansin ko lang na sa tuwing may malaking update ng Clash of Clans ay hindi nila kinakalimutang maglabas ng limited new decoration. So isa na nga sa mga ito ay ang Flowing Fountain. Okay na okay, diba? Napakarami ng free na nilabas ng Clash of Clans. So kung meron ka nito, ibig sabihin ay nakasabay ka sa update ng Town Hall 14. Ngayon naman, bilhin na natin itong Pet House. Ayan, bumaba yung cost at duration niya. From 15 million kanina, naging 12M na lang. And from 13 days kanina, naging 10 days na lang ngayon. Sa tulong ito ng Gold Pass perks, kaya bumaba. So, bilhin na natin ito. Ayan, may natitira pa akong Elixir at Gold. Ang pinaka-crucial part kapag nag-upgrade ka ng Town Hall ay kung ano yung uunahin mong i-upgrade. Ngayon, sa sarili kong opinion, sasabihin ko sa iyo kung ano yung top and less priority kapag nag-upgrade ka ng Town Hall. Mamimili ka lang naman dyan sa dalawa eh. It's either defense or offense or yung mga troops or heroes mo. Para sa akin, mas gusto kong i-upgrade yung mga troops and heroes kesa sa defense. Kapag inuna ko kasi in-upgrade yung mga defense ko, probably yung mga nakikita ko sa find match at sa war, ay upgraded din yung mga defense. Minsan pa nga max base na. And base lang ito sa observation at experience ko. Kaya inuuna ko talaga i-upgrade yung mga pang-attack na units. So simulan na natin ito sa laboratory. Ayan, upgraded na siya. Ngayon, bago ka mag-upgrade ng kahit ano, lalo na kung wala kang itatabing ipon na loots, ang pinaka-the best na unahin talaga ay ang storage. Gold, elixir at dark elixir storage. Bakit ko nasabi na maganda unahin ito? Kapag inuna mo kasi ito i-upgrade, hindi ka mabibitin sa cost. Halimbawa, sa Town Hall 13, 18 million yung max na gold. Tapos nag-Town Hall 14 ka, 20 million naman yung max na gold capacity. Ngayon, bago mo ma-upgrade halimbawa yung Eagle, ang halaga nito ay 20 million. Hindi mo ito ma-upgrade kung hindi mo i-upgrade yung storage mo. Liban na lang kung may Hammer of Building ka. Isa pa, mas malaki yung storage mo, mas sulit gamitin yung mga Rune of Gold, Rune of Elixir, at Rune of Dark Elixir. Kasi mas marami itong pupunuin. Okay ba yon? Ngayon, try kong i-upgrade itong wall. Sabi dito ay first 100 lang daw muna yung wall na pwedeng ma-upgrade. Siguro ilalabas yan later on sa mga next na update, parang kagaya ng din ang paglabas ng wall sa Town Hall 12 at Town Hall 13. Hindi nila binigla na pwedeng i-upgrade lahat para may hihintayin pa yung mga naglalaro ng Clash of Clans. And ang masasabi ko lang sa wall na ito ay napakamahal po. Isipin mo 7 wall rings isang wall. Ang computation ko kasi dyan sa isang wall ring ay 1 million gold. E di bali 7 million gold yung wall na yan per piece. Grabe sa mahal, diba? For the record, ito pa lang yung wall na nakita kong umabot ng ganun yung presyo. Sa gold naman ay 5.6 million each dahil naka-gold pass perks ako. Kaya may discount sa pag-upgrade ng wall. Ngayon naman, i-upgrade na natin itong Clan Castle. Inuna ko din ito dahil nagagamit ito sa pang-attack. And kapag na-upgrade na natin ito, ay magiging 3 over 3 na yung spell capacity niya. Yung troop capacity naman ay 45 over 45 pa din. Akala ko nga dati magiging 50 over 50 na ito eh. Pero siguro sa Town Hall 15 pa nila ilalabas yun. Iwan muna natin yung Clan Castle na yan dahil ilang araw pa yun bago ma-upgrade. Sunod naman natin yung pagbili sa mga traps and walls. Ito yung ginagawa ko kapag nag-upgrade ako ng Town Hall. Lahat ng available na pwedeng bilhin ay kailangan bilhin mo na agad para wala ka nang ma-miss na unit sa base mo kapag nag-layout ka na. And sa video na ito, ipinakita ko lang yung paano ko sinisimulan kapag nag-upgrade ako ng Town Hall at kung paano ko i-minimaximize yung mga resources na meron ako. Bali, dito na matatapos itong video na ito, Idol. I hope nagustuhan mo itong video na ito. Kung nagustuhan mo ito, ay click mo na yung like button. Kung may mga tanong ka naman, suggestion o violent reaction, ay comment mo lang yun sa baba dahil binabasa ko po lahat yan. At huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko. I-click mo na rin yung notification bell button para mag-i-updated ka sa mga next videos ko. Maraming salamat po. Shoutout nga pala sa mga idol natin na si Gilbert. Shoutout kay Healthy Lifestyle. Shoutout kay I'm Nayon. Kay Jesse De La Peña. Shoutout sa solid na si James Santos. Shoutout sa iyo, Bossing Q-Shiro, at sa malupit na clan na yan. Shoutout sa isa ko pang katukayo na si Nico Farparan. At shoutout din sa idol natin na si Alpha Bear Kings. Bali, hanggang dito na lang muna tayo, idol. Once again, ako nga pala si Nico. Kita-kits na lang tayo sa mga next video. Ingat ka palagi, idol. God bless. Bye-bye. I'm out.